Tidal Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, July 11, 2024. Patuloy nga pong nakakaapekto sa ating bansa itong ITCC o yung Intertropical Convergence Zone. Dito nga po sa may Palawan, Occidental Mindoro, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Sokcerjen, kasama na rin po dyan ang Misamis Oriental, Lanao del Norte, Davao Occidental, Bicol Region, at natitirang bahagi ng Mimaropa at ng Visayas, maging ang dulong bahagi ng Mindanao. Sa Metro Manila naman, asahan po natin dyan yung localized thunderstorm. At ayon naman po sa nilabas ng latest update ng European Center regarding nga po sa posibleng bagyo o sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa, ay stable pa rin nga po ito at posibleng dumaan sa may parte ng Catanduanes, coastal water ng Bicol Region at dediretso nga po ng Central Luzon, at ito po ilalabas sa may Ilocos Region. Dito muna po tayo no, sa ating rain map animation. Mamayang alas 10 ng umaga, asahan natin mataas ang chance ng pagulan sa may Palawan. At asahan din po natin na may mga chance ng pagulan dito nga po sa may parte ng Western Visayas. Asahan na rin po natin dito nga po sa ilang bahagi ng Mindanao ay may chance nga po ng mga pagulan. Makulimlim na kaulapan sa may Southern Luzon. Pagdating naman po mamayang alas 3 ng hapon, asahan pa rin po natin mataas pa rin ang tsansa ng pagulan sa may Palawan, ganoon pa rin po sa may parte ng Mindanao, at dito nga po sa western section ng Visayas, asahan nga po natin mataas ang tsansa ng pagulan sa Antique, dito rin po yan sa may Aklan, asahan din po natin meron din po yung mga tsansa ng pagulan sa may parte ng Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. Kasama na rin po dyan yung dulong bahagi ng Cebu. At pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, no, magkakaroon na nga rin po ng tsansa ng biglang pagbuhos ng pagulan ng Ilocos Region. Dito nga po sa may Cagayan Valley, asahan na rin po natin sa may parte ng Benguet, La Union, Mountain Province, Kalinga, may tsansa rin po ng pagulan. Sa may parte po ng Pangasinan ay meron din nga pong tsansa ng pagulan. Makulimlim na kaulapan sa Metro Manila, Bicol Region at Mindoro Provinces. Pagdating naman po ng alas 10 ng gabi mamaya, asahan nga po natin na maulan pa rin nga po sa may western section ng Mindanao. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dyan. At magiging makulimlim na lamang ang kaulapan sa may Palawan. At ang western section ng Visayas ay mataas pa rin ang tsansa ng mga biglang pagbuhos na mahina at katamtamang pag-ulan po lamang. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po no, ay July 12. Dito nga po mabubuo na yung low pressure area na nakapaloob sa ating ITCC. At pagdating naman po ng July 13 at magkakaroon din po ng possible low pressure area sa may parte ng South China Sea. At kung saan nga, no, mas malapit ito dito sa may West Philippine Sea. Nasa eastern section nga po ng Caraga Region yung low pressure area. At pagdating naman po ng July 14, nasa eastern section na po yan ng Visayas. At kung mapapansin nga natin, itong sama ng panahon na nasa South China Sea. Pagdating naman po ng July 15, ng alas 8 ng umaga, nasa eastern section po yan ng Visayas. At dito nga po, no, ay medyo mataas yung kanyang chance na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. At meron nga po yan agad kasunod na isang low pressure area na magpapaulan din po sa ating bansa. Pagdating naman po ng July 16 ng alas 8 na umaga, ito'y posibleng dumaan sa landmass ng Catanduanes, at asahan nga po natin na magiging maulan ang eastern section ng Bicol Region at ang Visayas. Pagdating naman po ng July 17, ito po ay dediretso sa may
Pulilio Island. Papasok po yan dito sa may Porte ng Aurora at lalabas po yan sa may Ilocos Region. Pagdating naman po ng July 18, saan po natin magiging maulan pa rin nga po yung ating bansa dahil may kasunod nga po itong posibleng low pressure area na magpapaulan nga po sa ating bansa. Dito naman po sa wind map animation ng European Center, dito mapapansin nga natin yung dahan-dahan na pagbuo nitong low pressure area at posibleng ano dito ay magiging isang tropical depression siya sa eastern section ng Visayas. At pagdating po ng July 15, ito nga po pagdating ng July 15, nasa eastern section po yan ng Sorsogon. At pagdating naman po ng July 16, ito po ng July 16 ng madaling araw ay posibleng dumaan nito sa landmass ng Catanduanes at dadaan sa coastal water ng Bicol Region. At pagkatapos po niyan, dediretso po yan sa Pulilio Island, papasok po yan sa Aurora at dadaan nga po yan dito sa may Central Luzon at palabas nga po yan ng Ilocos Region. Pero again, inuulit nga po natin, ito nga pong advanced weather forecast is advanced prediction pa lamang po yan ng European Center. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung pinaka posibleng senaryo nitong nasabing sama ng panahon. Mas maigi na nga po na mas maaga tayong maghanda para kung sakali nga po sa mga posibleng pagbaha at paghuhunan lupa na posible nating maranasan. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.